upang bigyang daan ang 4 na araw na mandatory quarantine at disinfection pansamantalang isinara ang tanggapan ng MDRRMO Rescue 501 sa Bustos, Bulacan matapos magpositibo sa COVID-19 ang 5 rescuers nito. Nilinaw naman ng MDRRMO na nananatiling bukas ang kanilang communication service at simula bukas ay makaka-responde na ang kanilang mga ambulansya. May detalye si Nori Fidel. Pansamantalang sarado at tigil ang operasyon ang tanggapan ng MDRRMO Bustos Rescue 505 matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilan sa kanilang mga rescuers. Sa pahayag ni Ginoong Paul Monching Santos, MDRRMO Bustos Rescue 505 Chief Officer, nakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ang kanilang rescue responders kung kaya agad silang isinailalim sa swab testing kung saan 5 sa kanila ang nagpositibo at 3 ay nagnegatibo. Kaya naman, pansamantalang itinigil ang kanilang operasyon gaya ng mga pagre-responde sa mga aksidente, lalo na ang mga pasyenteng may sakit para dalhin sa mga ospital gamit ang kanilang mga ambulansya. Hindi na rin nila nagawang respondihan ang isang kawanin ng munisipyo na namatay sanhi ng COVID-19. Bagamat sila ay naka-quarantine, patuloy naman tumatanggap ng tawag ang ilang rescuers na nagnegatibo para maipaabot sa mga barangay at sa mga ospital upang sila ay marespondihan. Samantala, nais iparating ni Santos sa kinaukulan partikular na sa Office of Civil Defense bilang ahensya na tuwirang nagbabantay sa kanila na iudyok sa tanggapan ng Department of Health na sila ay maisama sa makatatanggap ng SRA o Special Risk Allowance at AHDP o Active Hazard Duty Pay dahil hindi biro ang kanilang trabaho at sila niya ang unang nakakasalamuhan ng mga pasyenteng may COVID-19 na kung minsan ay sa kanilang mga kamay na binabawian ang buhay. Ang local government unit, kami po ang naatasan na magdala ng mga pasyente mula sa kanilang tahanan papunta sa iba't ibang mga ospital. Literal po namin inilalako ang pasyente sa iba't ibang ospital. May tumanggap lang, lalo't hirap na po huminga ang mga may sakit ng COVID. Yung iba po ay natatanggap, na-admit sa ospital, pero marami po ang sa mga kamay namin ay binabawian na ng buhay. Pakiusapan ni Santos, kung ang mga doktor at mga nurse ay tumatanggap ng mga benepisyo, sila man ay niya ay marapat lamang makatanggap din. Responde ng trabaho, ng panganib ang aming sinusuong, katulad ng sa doktor at sa nurse. Bakit po pagdating sa pagbibigay ng benepisyo ng Special Risk Allowance at Active Hazard Duty Pay na binibigay sa mga humaharap sa mga pasyenteng may COVID, bakit kami ay hindi po nabibigyan? Bakit po doktor at nurses lang sa ospital at sa RHU ang mayroon? Sana po, meron din kami dahil... Mula rito sa Bustos, Bulacan, para sa Eagle News, Nori Fidel, we live in interesting times.